Hello friends! For today's vlog, ipapatis cleaning ko ang isa sa aking mga huskies na si Henry since siya ang may pinakamatinding tartar buildup sa kanilang anim. Ewan ko ba, same dental care lang naman ang ginagawa ko sa kanilang lahat, pero siya talaga tong may pinakamadilim na smile. Nakakaya tuloy sa mga nagpapapicture sa kanya minsan pag napapalapit, or di kaya yung mga gusto sana siyang ikis sa may pisngi niya. Parang mapapadalo ang isip ka talaga eh. Samahan nyo kami ni Henry sa pagkamit niya ng malapang commercial na smile at para magkaroon na rin kayo ng idea kung magkano ang gagastusin, kung ano-ano yung procedures, tuwing kailan ba dapat ipapaganto yung mga dogs natin, and mga iba pang details regarding dito. So ano nga ba yung teeth cleaning na tinutukoy ko? Ito po yung tinatawag na dental prophylaxis na ginagawa ng mga dentist natin ideally every 6 months. Pero aminin nyo friends, hindi naman talaga natin nasusunod yan. Anyway, sa dogs may ganitong procedure din. Ang kaibahan lang is under general anesthesia sila, meaning tulog po sila habang ginagawa ito. Kasi syempre, hindi naman nila naiintindihan kung ano yung gagawin sa kanila. Hindi naman sila marunong sumunod sa mga instructions kung kailan nga na dapat stay put lang at dapat huwag makulit. So, para malinis ng mga vets natin thoroughly yung kanilang mga ipin, dapat talaga ay tulog sila. Chuchu? Grabe naman itong makapalo. High five. So, bukas na po yung procedure ng ating Henry. Maglalaro pa ba kayo? Ayun na nga. Sina ko na. Hoy! Patayuin mo muna. Patayuin mo muna. Ay nako, kakawa na. Tere-wrestling mo na naman yan eh. Nakita mo, mas mataba ka dyan. Ay! O ayan, higa na ulit. Rim, oh, nagising tuloy. Nagpapahinga na yan eh. Bakit si Cream? O, ayan, palaban na si Cream, o. Sumusobra ka na daw. Ano? Ang ano pa na energy mo, sige. Halika, doon ka sa treadmill. Sige, papatakbuhin kita, gabing-gabi na. Exercise tayo, ang kulit mo. Anyway, yun nga po, friends. Ayun na nga. Ay, sugar! So anyway, tomorrow na nga po yung procedure ni Henry. Ang pagpapalinis ng kanyang ipin. Pakita mo na nga ang ipin na yan. Pakita natin ulit yung kadiliman. Ayan. Ah, ang dilim-dilim talaga, oh. Ayan, no, kung makikita nyo, red na yung lining ng gums niya. So, sabi ni Doc kanina, meron na daw siyang gingivitis. Tsaka yung dito sa bagang ay ang kapal-kapal na talaga. Ay, si Sugar naman, papansin eh. Ba't hyper ka ngayon, ha? Ba't ang hyper mo ngayon? Alam na, ikaw na nakaubos ng tubig ko. So yun nga po, galing na rin kami actually kanina sa vet. Para sa kanyang pre-op test, so bali kukunan lang po siya ng dugo dito for CBC at blood chem. So ginagawa po talaga ito before mag-undergo ng any operation or any procedure na ginagamitan ng general anesthesia just to see lang if fit ba talaga yung dog gawin yung procedure na yun. Si Henry. Kaya lang po yung dito niya, parang inflamed. Ah, yeah, may gingivitis na siya. Kaya palaban. Kasi tant na ba siya mag-ano? Ito din na. Pero hindi naman to considered severe. Mild pa po to. Mild pa po sa lagay na. Yes, oo, sa lagay na to. Maligsi pa rin naman po na yung... Nagsi-7 na yung mga yun, yung girls ko. Strong yung mga girls niyo, no? Ayun niya, tampig na talaga eh. Breathe up. Wala, nahilo na. Thank you.
turned out naman na okay na okay naman and perfect candidate. Itong ating wangwang boy. Ay, may iinumin pala yan ngayon. May binigay lang na para hindi daw masyadong ma-anxious. So, 12 hours apart to. 9 PM tsaka 9 AM kinabukasan. Kasi bukas na rin kaagad yung dental propi niya. So, 9 PM na rin naman ngayon. Teka. So, ang galing nga kasi kanina, sakto, meron ngang slot. Though sa ibang branch nila, pero okay na din. At least magawa siya kaagad. Anyway, yun nga. Ito yung mga results. Normal naman lahat. Tuloy na 10 AM yung schedule ng ating wangwang boy. Pinagpa-fasting lang siya ng 6 hours before yung kanyang dental cleaning. Ang cute naman. Jesus, may pabuk pa oh. Early the next morning. So, ayan. Matik na talaga siya, iingay eh, kapag nag-vlog mo. Tahimik naman siya kanina bago to i-open. Anyway. O, diba? So yun po, nandito na kami sa tapat ng vet. Nakapark na kami and papasok na. Diba, Henry, papasok na? Mapasok na tayo, mapasok na. Galingan mo dun, ha? Come back to the beautiful you. Beautiful to the pogi you. Ingat. Para kang ano, yung mga dinosaur. Mga ganon. Ayan o. Come back to the pogi you. Though pogi ka naman na talaga sa paningin ko. Kaso, sige na. Pasok na tayo. Ay, wala akong mask pala. Hindi ko suot yung mask ko. Nakaalam niya na. Pati water, no? Ay, hindi ko siya pinapainom ng water. Bigat mo pala talaga. Ako sa'yo. Kailan mo ako ng vlog kahapon. Paano na lang ko mamaya? Hindi na. Oo nga po. If ever super ko. We'll try na hindi na. Para walang marka. Ang ganda dito sa branch nila. Oh. First time ko. Lagi kasi ako nasa kapila. Thank you. Hindi mo sa yung iyak sa kanya. Ayan, may bago tayong guard dog. Ayaw niya talagang umalis naman. Hindi naman siya makakalabas. Fake news pala ako. Kala ko. Bawal pa ito yung water. Pwede naman pala. Ikaw? Boy ko pa sila pare. Ito po, girl. Yan si Henry feeding close kanina. Inamoy-amoy niya. Ayan na naman. It's okay. Friend yan, friend. Galit sa'yo siya. Kaya pala close dito si Henry. Chicks pala kasi chicks. Alam niya ata na baby girl. Yes! Baby girl. Ang cute. Galit sa'yo si big bro niya eh. Ito naman Mr. Congeniality eh. Baka matakot sa'yo. Timbang daw ulit. Bye-bye! So yon, naiwan ko na po si Henry doon. Nakasalang na siya. Good thing itong branch nila na to is nasa mall lang din. Kaya habang iniintay ko si Henry, magagala-gala na lang ako. Usually kasi pag ganito umuwi pa ako ng bahay. Pero yon. Dito na lang ako. Kasi 2 hours lang naman siguro siya. Kaya antayin ka na lang. Thank you.
So, nandito na po ulit ako sa tapat ng bed, dito sa kotse. Kasi nalobat na ako, kaya nag-charge ako dito ngayon. Naka 2 hours na rin naman ako sa paggalagalan. Nakakain na ako, nakapag-tea na ako. Sakto lang din, kaka-text, pagdating na pagkadating ko dito. Good afternoon, ma'am. Henry's dental prophylaxis went well. He's already on recovery. Yun, nakakatuwa naman. Kasi kahit naman sabihin ko na super safe yung procedure, alam niyo yun. At diba ko may mind? Siyempre, may nag-worrying mama. Pero iba talaga pag nakareceive ng ganito. Ito na okay, walang problema. Konti na lang to eh, kung nagre-recover na lang siya. Oh, cute! Ang cute mo naman. Laman ng camera ko yun. Stay there, no! Ang ganda ng kulay. Parang tiger. Hi, sus! Nakapanibago yung coat niya. Madali i-maintain po, no? Bihirang ganyan. Kulay niya po? Bihirang ganyan. Ganda. Ano pong name? Freya. Hi, Freya. Freya. Uuwi na kita. Uy. Alam talaga, parang napapakarga po. Opo. Papakarga ka? Ay, so. Baka mahulog ka. Cute. Ayan, naka-upload siya. Oo, ang bilis naman. Nakatayo na. Wala na, hindi na siya groggy. Akala ko yun lang yung kulungan niya kanina kasi nakasit siya doon. Yung pala buo. Hello. Uwi-uwi na yan. Gutom na. Wait lang, magbabayad muna tayo. Oh, ang lakas na. Ay hindi, medyo nadudulas-dulas pa. Excited lang. Ito po yung procedure. Para kung may mga bacterial infection pa rin sa bibig ko, ma-address pa rin natin. Sige po. Tsaka may mga wounds din yan kapag nililinisan kagaya rin naman po sa humans. So definitely we have to give antibiotic for 7 days po, twice a day lang naman. And then yung pain reliever po niya, once a day lang po for 4 days. Good boy. Ay, sus! Ang ganda na! Tingin! Ay, shiny, shining na! Medyo hilo pa siya konti. Pero yun, may mga binili na lang na mga... Opo, oh, sige, mamaya na. Oh, sige, mamaya na tayo mag... Mamaya na tayo magbablog. A few moments later. Andiyan si Angela, mag-open na ng gate. Oh. Oh, pahinga na. Ah, dun na nga. Diretso pahinga na nga siya. Oh. Grabe naman, namasagad si best friend. Puntahan ko muna yung tatlo kasi pinaketo kay Ate Angela muna dahil ayokong sasalubungin nila si Henry ng mga bugbog. Alam naman natin bubugbogin nila. So, ano? Ang ingay nyo, ha? Kamusta naman kayo dito, Chichi? Oh, hala, umiyak na. Ito yung habol mo. Oh, may isa pa, may isa pa. Oh, what is that? Come on. Hello. Na-hello na kita kanina. Chichi. Makakatong ba ako? Na-hello na kita kanina, ha? Oh, sige, saan ako galing? Saan ako galing? Naungulit na naman po si Mochi. Oh. Mukhang kang Mochi. Crazy yung face mo. Crazy face. Tinukulit na po si Sugar. Mantalang yung isa dito, oh, tahimik. Tapos yung tatlo doon, kulong. Mga dormmates yun sila eh.
Basta pag nasa labas tong dalawa, kulong ang tatlo. Si Cream O, never nakukulong. Alam mo, ito ka. Madadaganan ka na naman ng dalawa. Come here. Kim Kim. Ayo. Habang nagbabardagulan sila Sugar tsaka Mochi sa likod ko, sasabihin ko na lang sa inyo yung lahat ng nagastos namin ni Henry dun sa dental prophylaxis niya. So, ito na po ang aking favorite part kapag kami pinapagawa kami sa vet ay ang bilang na ng mga nagastos. Simulan muna natin dun sa pre-op test. Bali, CBC yon, tsaka blood chem. So, yung CBC po, nagkakahalaga siya sa vet namin ng 850. Then, yung blood chem naman is 3,550. Tapos, syempre, may other fees pa like yung professional fee ng vet and yung pre-meds na ipapainom before the surgery. Bali, ang naging total sa pre-op test pa lang ni Henry is 5,030 pesos. Then yung actual procedure, sa weight ni Henry na 27.50 kilos, kasi diba, depende po yun sa weight, yung total cost po ng procedure is nasa 15,000 pesos. Tapos may mga kasama pa yung post-meds. So bale, 15,550 pesos. So total ng lahat ng nagastos ay, tayo ay mag-computan, 20,580 pesos. Ang mahal magpa-cleaning sa dogs. Pag magpa-cleaning, usually sa atin, di ba? Mga ano lang, nasa 1,500 lang. Mahal na nga ata yun eh. Merong 800 pesos lang. So yun, may kamahalan talaga kapag magpa-cleaning or any procedure na involving yung pagpapatulog sa kanila. Kasi nga, dapat professional talaga yung gumagawa nun and hindi rin basta-basta yung procedure, kailangan sa reputable veterinary clinic ang gumagawa nun. Since mahal siya, usually, mas maganda if, and sinasuggest din naman nila ito, na ipasabay, ano pa naman kayong dalawa dyan? Ayan na, Sugar! Ay, ang gagaling talaga nitong dalawang gardugo na ito. Ay, baka magalit si Mochi. Ayun, ano nga sinasabi ko? Ayun, so, and sinasuggest din nga, ayun, sinasuggest ng mga vets usually na kapag may other procedure na ipapagawa, like spaying or castration, mas magandang isabay na lang to kasi para isang tulugan na lang. At saka isang gastos. And totoo yun, na-try ko na yun actually kay Sugar tsaka Cream O. Nung pinaspay ko sila, kasama na yung dental cleaning. And yung ginastos ko lang noon is parang nasa 25,000 lang, around ganon. Halos same price lang din nung ginastos ko kay Henry. Nung ito lang kay Mochi, nung pinakapon ko siya, kasi 2 years old pa lang naman siya. Be, aray! IG na G talaga. So, ni-neuter si Mochi, 2 years old lang siya nun. And, di hamak naman ng mas malinis. Mas malinis yung ipin ni Mochi compared kay Henry. Kaya hindi ko siya pinateeth cleaning nun. Ano lang talaga siya, case-to-case basis. Kasi kung magsa-search kayo sa internet, sinasabi nila parang yearly daw dapat. Pero for me, syempre, hindi ko kaya na yearly yun bukod sa ang mahal-mahal. As much as possible, ayoko silang pinuput under anesthesia. Siyempre, di din naman maganda yung ganon. Depende na lang sa paningin ko kung kailangan na ba talaga. Sina Cream O tsaka si Sugar, actually, yung pinaspay ko sila tapos pina-dental cleaning ko. First time nila yon. Eh, mga 5 years old si Sugar tapos 6 years old naman si Cream O nun. Ayun, okay naman. Hindi din kasi ganon kabilis mag-build up yung ano nila, tartars. Sabi nga ng vet nung tinignan nila, mild pa lang daw yung kina Cream O tsaka kay Sugar nun. Ito lang talaga kay Henry. Though mild pa rin naman talaga yung kay Henry, kaya lang nakabother kasi yung bad breath niya. Tsaka yung ano, namamagaan na kasi yung gums niya. Sensitive na, madaling dumugo, tapos may gingivitis na. So, kailangan na siya for me. Ito kay Cream O, 5 months pa lang since nung kanyang spay and dental cleaning. So, ganito yung itsura nung kanya. May build up na ba? May nagbabalak mga atak o. Oh. Ayan na nga. Teka. Mochi. Patingin bebe. Aray ko. Patingin bebe. Wala. Hoy! Ay, kayong dalawa.
Papakita ko lang yung ipin eh. Papakita lang. O sige, ikaw na unahin ko. Ito si Sugar 1 year ago. Ayan pa lang so far. May build up na rin. Pero more on yung kulay kasi ng ipin niya is ano, yellowish na dahil matanda-tanda na. Dito lang meron build up na. So after 1 year. Overall, maano pa rin naman yung baba. Wala. Dito lang sa may bagang talaga. Madali masingitan. Ayaw na. Ayan. So, wala halos kay Cream Cream. Malinis. Fresh pa kasi ang palinis. Good girl. Ang mochi naman natin, ito never pa tong na pa-dental cleaning. Pero, not bad. Ayan o. Oh. Hindi maano yung build up niya. Matanda pa to kay Henry. Pero tingnan niyo ang ipin. Malinis. Walang pamamaga sa gums. Siguro mga ano na lang din si Mochi, mga pag 5 siya or 6, parang kaya pa naman eh, no? Mahirap din po kasi yung parang balot na balot ng tartar tapos saka pa lang ipapalinis. Ano yung parang gulatan na lang pagkalinis, biglang umuuga na pala yung ipin. So mas maganda na hindi naman nyo super sagarin kasi medyo uncomfy yun sa kanila eh. Kailangan i-maintain. Pati na, lalabas na yung 3. Oh. Balik agad dahil mainit. Hindi pa ngayon, namaya pa. Mochi, pasok. Uy. Magpapati na yung 3. Ang behave naman ng 3, oh. Hindi umiingay. Pasok, go. Go. Alam na nila, no? Tumatayo na. Sugar, ikaw din. Sugar, ikaw din. Ikaw din, hindi pa tayo sobrang bate. At saka full of energy pa sila. Go. Pasok. Hindi aakyat. Pasok. Ay, umupo pa talaga. Pasok. Sana all din nakukulong. One for you. Pakita na ipin. Patingin. Bakit nag-iyak? Patingin na ipin. Asus. Patingin. Oh, ganda na ang puti-puti. Ay. Puti oh. Labas! Bugbugan ng mag-ina. Diris Marie, kailangan na ba? Ha? Oh, wala. Malinis to eh. Maganda ipin ito. Hindi dumudumi agad. Si Gigi ay lalo na kakatubo lang ng permanent teeth niya, no? Oh. Shark na shark talaga, oh. Oh. Ayan, so far naman si Henry. Ay, bakit? So far naman to si Henry. Ayan, mabango na yung hininga niya. Wala nang amoy. Hindi na amoy patay na daga. Hindi na amoy patay na daga. Naku po. Ang ulo. Nasira na naman ang ulo. Kinagabihan nung procedure niya, normal na agad si Henry. Nakakakain na ulit. Nakakain na siya, tapos wala nang hilo, di na siya groggy. Parang walang nangyari, normal na. Ay, talaga naman tong dalawang bata. At ang isang matanda. Pansinin niyo si Krim pagka sila ang kasama, kipaglaro siya. Di mo makikita ang kalaro ni Sugar yan, tsaka ni Mochi ng ganito kaharot. Wala na tayong sasabihin. Oh, we'll see you on our next video. Bye! Bye-bye, Mama Cream! Bye! So, dalawang makulit. Bye! Gigi! Bye! Ayun, galing talaga ko, miss! Asus! Puro laro kasi naso isip mo. Tok na, pasok. Alam na nilang tatlo. Kalimutan ko magbabay dun sa king and queen natin. We'll see you on our next video. Bye!